Magandang araw mga kasambuhay. Papalapit na po tayo sa dulo ng panahong liturhikal ng simbahan na tinatawag na Kwaresma. Hindi pa naman po huli ang lahat para magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kahulugan ng panahong ito. Ang salitang Kwaresma ay Kastila hango sa salitang Latin na Quadragesima na tumutukoy sa 40 araw na paghahanda sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Dahil ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon ang pinakasentro ng pananampalatayang Kristiyano, kailangan ng mahaba at masusing paghahanda para rito. Nagsimula ang panahon ng Kwaresma noong Miyerkules ng Abo, kung kailan pinahiran tayo ng abo sa ating mga noo bilang tanda ng pagsisisi sa kasalanan, alinsunod sa tradisyong Hebreo. At bilang paalala rin sa atin na tayo'y nagmula sa alabok ng lupa at doon din tayo babalik. Ang pagbilang ng 40 araw ay hindi nagsisimula sa Miyerkules ng Abo, kundi sa unang linggo ng Kwaresma at nagtatapos ito sa Miyerkules na bisperas ng Huwebes Santo. Sa paglubog ng araw sa Huwebes Santo, ipinagdiriwang ang huling hapunan ng Panginoon. Ito rin ang simula ng banal na 3 araw o Paschal Triduum na nagtatapos sa gabi ng Linggo ng muling pagkabuhay. Bakit 40 araw ang haba ng paghahandang ito? May ugat ba at natatanging kahulugan sa Biblia ang bilang na 40? May ilang pangyayari sa Luma at Bagong Tipan kung saan may partikular na kahalagahan ang 40 araw bilang panahon ng paghahanda. Sa Eksodo, Kabanata 34, versikulo 28, natitili si Moises sa bundok ng Sinai ng 40 araw at gabi na walang kinakain at iniinom. Ito ang paghahanda niya upang tanggapin mula sa Diyos ang 10 utos. Gayun din si Propeta Elias sa unang aklat ng mga hari, Kapitulo 19, versikulo 8, ay naglakad ng 40 araw at gabi patungo sa bundok ng Horeb kung saan nagpadama sa kanya ang Diyos sa marahang simoy ng hangin. Sa Bagong Tipan naman, pinaghandaan ni Jesus ang kanyang misyon bilang Mesiyas sa pamamagitan ng pag-aayuno sa disyerto ng 40 araw at gabi. Paghahanda rin ito para sa kanyang pakikipagtunggali sa demonyo at sa tukso nitong talikdan niya ang kanyang misyon. Ang Kwaresma ang isa sa mga pinakamatandang tradisyon ng simbahan. Ayon sa ilang dalubhasa, nagsimula ito sa panahon ng mga apostol. Ang kauna-unahang pagbanggit sa Kwaresma sa kasaysayan ng simbahan ay sa Konsilyo ng Nicea, kung saan din nabuo ang kredo na pahayag ng pananampalataya. Naganap ang Konsilyo ng Nicea noong 4th century nang tanggapin ng Imperyo Romano ang Kristyanismo bilang opisyal na relihiyon. Upang palalim pa natin ang pag-unawa sa kahulugan ng Kwaresma, maganda rin tingnan natin ang kaisipang napapaloob sa salitang Ingles na Lent. Ang sinaunang kahulugan ng salitang Lent ay lengthen, na sa Tagalog ay paghaba. Ito ay sapagkat karaniwang pumapatak ang 40 araw ng Kwaresma sa panahon na mas humahaba ang araw kaysa gabi, lalo na sa mga bansang nakakaranas ng 4 seasons sa 4 na panahon. Sa pagtatapos ng winter at pagsisimula ng spring, mas humahaba ang araw kaysa gabi. Kaya ang isang kahulugan pa rin ng salitang Ingles na Lent ay springtime o panahon ng tagsibol kung kailan nagbabago ang anyo ng kalikasan. Mula sa taglamig o winter, kung kailan marami sa mga halaman ang namamatay dahil natatabunan ng yelo, sa tagsibol muling umuusbong ang bagong buhay, muling nagiging makulay ang kapaligiran. Hindi ba angkop na angkop ito sa pagbabagong naganap noong mabuhay na maguli ang Mesiyas? Kaya nga ang Kwaresma ay iniuugnay sa pagbabago, sa pagtubo at paglago, nakaugnay pa rin ang salitang lengthen o paghaba. God lengthens our spiritual life, causing us to grow and to mature. Hindi ito na mangyayari sa sariling kusa lamang natin. Ang Diyos ang nagpapabago sa atin, nagpapalago at nagpapaunlad sa ating buhay espiritual. Tumutugon lamang tayo at nagbubukas ng sarili sa pagkilos ng Diyos.
Kaya ang taimtim na mga araw ng Kwaresma ay inilalaan sa mas malalim na pakikipag-ugnay sa Diyos sa panalangin, sa pakikinig ng Kanyang salita, sa paggawa ng kabutihan, sa pagsusuri ng ating buhay, sa pagsisisi sa mga kasalanan, sa pag-aayuno o fasting, at pagsasagawa ng mga tradisyong kaugnay ng panahong ito. Noong araw, ang pangunahing gawaing kaugnay ng Kwaresma ay ang pag-aayuno o fasting na ginagawa araw-araw, maliban lamang kung Linggo. Sa paglakad ng panahon, unti-unting naging mas maluwag ang alituntunin ng simbahan tungkol sa pag-aayuno, at ngayon, dalawang araw na lang ito ipinatutupad, sa Miyerkules ng Abo at sa Biyernes Santo. Sa mga araw na ito, itinatagubilin din ang hindi pagkain ng karne. Subalit higit pa sa pag-aayuno sa pagkain, ang mas mahalagang pag-aayuno ay ang pag-iwas sa kasalanan at sa mga okasyon na nagiging sanhi upang tayo'y magkasala. Sa gayon, napapanatili pa rin ang malalim na diwa ng pag-aayuno sa antas na spiritual. Sa liturhiya ng Kwaresma, dalawang elemento ang binibigyan ng pangunahing atensyon. Ang una ay ang pag-alala sa binyag o paghahanda para rito, at ang ikalawa ay ang pagsisisi sa kasalanan. Noong unang panahon na nagsisimula pa lamang ang Kristyanismo, ang buong simbahan ay kabahagi sa paghahanda sa mga bibinyagan na tinatawag ng mga katekumen. Hindi pa mga sanggol ang binibinyagan noon, kundi yung mga nasa hustong gulang. At ang kanilang pag-aaral sa pananampalataya ay tumatagal ng 3 taon. Ang 40 araw ng Kwaresma ang climax o pinakasukdula ng kanilang paghahanda. Dahil kabahagi ang buong komunidad sa paghahandang ito, ang panahon ng Kwaresma ay nagiging sama-samang paglalakbay patungo sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At sa gabi ng Sabado, Sabado Santo o Easter Vigil, ginaganap ang binyag ng mga katekumen at isinusunod pagkatapos ang kanilang kumpil at unang komunyon. Kaya tinagurian ang 3 sakramentong ito na Sacraments of Initiation. Mapapansin ninyo na ang liturhiya ng Easter Vigil na medyo mas mahaba sa karaniwang panlinggong misa ay nakatuon talaga sa binyag. At sa halip na dasalin ang kredo, ay sinasariwa natin ang mga pangako ng binyag. Sa panahon ng Kwaresma, itinatagubilin din ang pagsisisi sa kasalanan, hindi lamang bilang individual, kundi bilang komunidad. Walang kasalanan na maituturing na pribadong bagay lamang. Kapag nagkakasala tayo, naaapektuhan natin ang isa't isa sa paraang hindi natin lubos na nauunawaan. Kaya nga sa panahong ito, nagdiriwang tayo ng communal penitential service na sinusundan ng kumpisalang bayan. May ilang bagay tayong mapupuna sa liturhiya ng Kwaresma. Sapagkat ang panahong ito ay isang paghahanda katulad ng Adbyento, ang liturgical color na ginagamit ay purple o violet. Mapapansin din na hindi natin inaawit ang Gloria pati ang Alleluia bago basahin ang Ebanghelyo. Ang Gloria ang awit ng mga anghel ng isilangang Mesiyas. Sa Kwaresma, para tayong bumabalik sa kalagayan ng Israel noong hinihintay pa lamang ang pagdating ng Mesiyas. Ang Alleluia rin, na ang ibig sabihin sa wikang Hebreo ay purihin ang Panginoon, ay hindi muna natin inaawit sa Kwaresma. Ito ay bilang pag-alala sa karanasan ng Israel nang binihag sa Babylonia. Sabi nila sa Salmo 137, versikulo 4, paano natin aawitin ang awit ng Panginoon sa lupaing banyaga? Ngayon, dumako naman tayo sa pinakatampok na linggo ng Kwaresma na tinatawag na Holy Week o Mahal na Araw. Nagsisimula ito sa linggo ng Palaspas. May 2 aspeto ang liturhiya sa araw na ito, kaya 2 pagbasa rin ng Ebanghelyo ang maririnig natin. Ang una ay ang pagpasok ni Jesus sa lungsod ng Jerusalem. Dito nakaugnay ang kahulugan ng mga palaspas. Inaalala natin kung paano tinanggap si Jesus sa Jerusalem nang may pagpupugay at pagbubunyi kasabay ng pag-awit ng Hosanna. Ang 2 ebanghelyo naman na binabasa
o madalas ay isinasadula ay ang pasyon ng Panginoon. Sa taong ito, manggagaling ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ang Paschal Triduum na nagaganap sa loob ng 3 araw ay iisa lamang na tuloy-tuloy na pagdiriwang. Dito inilalahad sa atin ang 3 huling araw ng buhay ng Panginoong Hesus, kung kailan naganap ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Ito ang tinatawag nating Paschal Mystery, ang kaganapan ng Passover o Pasqua ng mga Hebreo na gumugunita sa pagpapalaya sa kanila ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Sa pamamagitan ng Misteryo Paskwal, tayo rin ay pinalaya na mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Ang napakadakilang pag-ibig ng Diyos ang dahilan ng lahat ng ito. Nawa ang pag-ibig na ito ang maging sentro ng ating pagninilay sa mga nalalabi pang araw ng Kwaresma, sa Holy Week at sa Paschal Triduum. Ako po si Sister Bernadita Dianson mula sa Daughters of St. Paul, doing all for the Gospel. Pagpalain po tayo ng Panginoon.